Magandang araw. Panahon na naman ng anihan ng mais. Tulong-tulong ang buong pamilya mula bata hanggang matanda para mapabilis ang pag-ani nito. Uso pa rin dito sa baryo ang makalumang pamamaraan ng pangunguryente ng isda. Kadalasan, madaling araw nagsisimula ang mga mag-aani ng mais. Titigil sila bago magpananghalian at saka babalik ulit sa bukid pagdating ng hapon. Ang mga klase ng mais na ito ang karaniwang ginagamit bilang pakain ng mga hayop o kaya naman sa paggawa ng harina. Ang bawat mais ay tinatalupan na bago ilagay sa sako. Ang iyong kikitain sa isang araw ay depende sa bilang ng sako ng mais. Sumasama sa bukid ang mga bata upang tumulong sa pag-aani ng mais. Talura. Malalaman mo na handa na ang mga mais para anihin ay kung tuyo na ang mga ito. May kanya-kanyang diskarte ang mga taga rito sa pag-ani ng mais. Itinutumba na niya ang mga halaman matapos kunin ang bunga nito. Sanay na sanay. Patingin ako nung kahoy na ginagamit mo or kawayan yan. Ayan, ganyan. Ah, tutusukin mo siya. Oh. Para madaling mabalatan. Biglaan eh.
Saan? Dulo. Sinikol ka si Nico. Ito si Berto. Sasamahan niya ako ngayon sa gitna ng bukid para tignan ang iba pang mga nagaani. Ang mga balat ng mais na ito ay gagamiting pakain sa baka. Ang isang sakong ito ay kakainin ng baka sa loob ng magdamag lamang. Opo. Eh yung katawan ho ng mais, kinakain din ho nila yan? Yan po, yan. Opo. Pero mas maganda to kasi ito, pag binigay mo, walang maiwanan.
uubusin. Oh. Pero kung yan, may iwanan yung matitigas. Gaano ka tagal po maubos ng baka yung isang sako na ganyan? Matagal? Ito? Opo. Ano, isang gabi lang kakainin ko. Isang gabi? Grabe. Matakaw pala sila sa mais. Sa baka lang yun. Oo. Ang mga bunga ng mais na ito na nakikita niyong nakalatag sa lupa ay pinapatuyo na. Opo, ang init nga. Hello. Hello po. Hello, Nico. Hmm. Manis pili irawi dan si. Ano? May inat ni si Kenda. Tatubi. Ah? Napila ako. Masawa lang ko dyan. Dwara. Hindi, masakoy, masakoy. Amay siyon ba din ito yun? Yun. Hindi, masakoy. Hindi may labala mo eh. Hindi. Tsaka yung ano, yung tattoo mo. Ayan. Tapos yan, eh yung stick mo, patingin. Ayan. Nagpupulwak ka din. Kulinary out. Di ba kulay mambubugbunyak yan, di man? Ay, manggawa rin. Ta! Kaya wala na. Man, may tanong balga, mambubugbun ko amay kin. Usama kulinary out. Oh, ito si Darwin, kuya siya ni Berto. Mukhang wala siya sa mood sa araw na ito. Kapag nakapuno ka ng isang sako ng mais, ang bayad sa iyo ay 30 pesos. Kaya ang diskarte ng iba, tulong-tulong sila mapabata at matanda para makapuno ng isang sako. Kaya mo, Berto. Lakas pa si Berto. Ay, mama! Sige, mama!
Awit mo lang! Puno na ba niyan yan? Oo. Oh, kasi sarado niya eh. Ah, pagsara, okay na yan. Kasi aanohan pa siya na ito, oh. Tatahiin. Oo. Oh, andi mo, ito ang gagawin panglak. Yung mais? Oo. Oh, yan yan, oh. Ibangat daklabat eh. Tapos saksakan yan. Galing ah. Ibangat daan. Ganyan lang po. Ay, ang galing. So, mas maliit na mais yung gagamitin? O, pwede rin po. Depende po sa magdala. Ah. Kasi yung iba sanay sa malaki. Gaganyan siya. Para malaki. Ay, ang galing. Kasi siksikan po siya sa loob. Okay. Yan. So, considered na 30 na yan, no? Opo. O, ang galing. Kaya siksikin sa ibabaw. Dadagdagan pa po siya. Ah, oo. Ang galing. Ang galing po. Ganun po. Paano ang kintaya mo? Hindi, alam. Patik da. Okay, wala ni Nicole. Ito. Nicole! At tumito ako! Binibenta nyo ba yan? Hindi po. Ah, pagkain mismo ng baka nyo, no? Ang ibabaw na bahagi ng halaman ng mais ay kinakain rin ng mga baka. Yeah, boss.
na, Nicole, nandun pa. Pahinga na kayo. Saan? Ay, yung mga naglilimas dyan. Ah, maghuli ka dyan. Bukas ulit. Yung medyo mahaba at malaki. Five. Dalag.
Oh yeah, iba na yung dala mo. Baka na pagkain ng baka. Oo. Patusurang. Kayo mo nag-aabono ngayon. Ay, kinontrata niya. Ah, kinontrata niya. Magkano bayad niya dyan? Ed, para abonohan niya yon. Oh, ang galing ah. Kaya pala hindi siya nagre-reklamo.